Joye. Gagawa tayo ngayon ng ube kalamay. Ayan. Masarap. Pero itong ube niya po ito ay hiningi ng aking kapatid doon sa kaibigan niya. Oh, kasarap naman. Tulong-tulong na pag night time. Pero may handa. Uy, sarap. Oh, yummy, yummy. Mainit. Ah, oh, mainit. Yan, sarap, Pepe. Sana all. Uy, yummy, yummy. Malaki po ito. Kasa na po sa amin ito. Kasi hiningi lang po namin itong ube. Sa kaibigan ng kapatid ko. Ganito dito, sa probinsya. Bigayan. Ay, ay, ay. Tapos mamaya po, ihanda namin sa pansit. Magpapansit din kami. Ito mga Pepe, kailangan natin drugin. Ayan. Para mamaya gagawin. Pero hindi po ako marunong gumawa. Ang aking kapatid ay marunong. Tutulungan ko lang siya maghalo-halo. Ganyan. And at least may naitulong ako sa kanya. Ay, ay, ay. Ang buhay. Ganyan ito lang po. Pero kaso lang, parang matigas. Kulang sa laga. Ayan. Grabe na ito. Kailangan ko chili po muna para madaling maano po. Kasi po, hindi po na masyadong naano ata. May laga. Pero okay naman. Ayos naman. Ganyan. Para mas masarap. Kamayin ko na lang po, mainit. Naka-gloves naman ako eh. Hindi pala pwede. Ganito na lang. Na po. Ganito na lang ang gagawin. Ayan, hindi na mainit. Para mamaya, mas madali yung tinidor. Talagang ano na po, taglamig. Sobrang hangin sa amin. Grabe. Masarap tumira sa probinsya. Presang hangin. Ayan, yayay. Parang matigas naman yung iba. Yung paglaga ay hindi buo kasi. Kayo mo. Yummy, yummy, ang aming handa. Ube, my favorite ube. Ay, nabagsak. Ay, namulog. Wala, sobrang hangin. Mga bebe, kagabi, naglaba ako hanggang 9 o'clock. Para ang kasabihan ay huwag daw mag... Mabuta ng New Year ang labahan. Kaya naglaba ako kagabi. Ay napaw. Puro laba-laba na lang. Linis. Gawa ng halaman. Ay! Sayang. Oh, yayay. Kasarap. Pero kailangan po daw durog na durog. Sabi ng aking kapatid. Yummy.
Kaya nag... Ano ba talagyan? Kala may ubi ba to? Ay, ubi, mga bebe, mixing-mixing. Pero, ang gumawa nito ay ang aking kapatid na si Madeline. Kasi po, ako, walang alam sa pagluluto. Paki-elemera lang, kumbaga. Ala, nagligang magandang kiwar. Yan na, ako na eh. Nagpudot pa ito, lalo tayong unumigra. Ay, kasi na kami ako. Ayan. Dalawang pamilya ang kakain na to. Dito natin ilagay para mamaya maging okay ang lahat. Ay, paano ba to? Ang hirap na walang alam. Tanga-tanga. Grabe na to. Ito ang aming handa ng aking mother. Ganito po kami dito sa probinsya. Halos isang kardero. Ito naman. Ay, crying again the little boy. Sorry po. Kasi kagigising ang aking pamangkin. Gusto niya ang kanyang mama lang. Ayaw niya ng iba. Pagkagising. Oh my God. Ayan po. Ito yung sa mga pamangkin ko. Ang aking kapatid. Dahil marami sila. Marami sila. Ako konti lang po kasi ang aking mother hindi lang mahilig sa ganito. Ako lang mahilig. Kami lang. Ayan ay, tumigil ang aking pamangkin. Ayan, sarap, bebe. Ito na, maghiwa ng gulay para sa pansit, pampahaba ng buhay. Happy New Year ulit, mga bebe ko. Mga bebe ka, bebe ka. Ito na po tayo. Hiwa-hiwa lang. Ayan. Kaganda ng kasarap ng aming handa. Pansit, pangpahaba ng buhay. Tutulungan ko ulit ang aking kapatid na magluto para matuto ako. Kailangan ko rin matuto magluto. Ay, magpapaya na. Pero, it's masarap. Paano ba yung paghiwa ganyan? Uy, sarap. Yummy. Yung carrots po, pag press na kinakain, maganda sa katawan. Dapat para doble.
ngayon. Barbecue ang iniihaw. Ilang oras na lang. New Year niya. New Year niya. Ito na mga bebe, ito may ketchup with secret na 'yon, ingredients. Para malambot ang karne. Ayan, ito na naman si brownies. Laging nandito. Masarap ang handa. Happy New Year! Sa mga bebe ko, masarap ang aming handa. Ayan, yummy yummy. Lagyan natin ng pula-pula. Para masarap. Ito mga bebe ko, ang probinsya ay ganito ang gamit. Ano ng saging? Para mas masarap. Ayan. Yummy, yummy. Parang okay na to. Ayun, ayos na. Luto na. Wow. Nakakagutom. Sarap. Malamig. Sobrang hangin. Para malambot, ganyan. Balibalitagin daw natin para hindi matigas ang barbecue. Sarap to. Sarap. Diyan ka lang kasi yung... Ayan! May natapos din ako sa wakas! Lagyan din yung bebe! Happy New Year mga bebe ko. Now ano oras na? 12 PM na, 2021. Yan, kain na po tayo. Bali ang aking mother mga bebe, tulog na kasi may edad na, hindi niya kaya yung magpulot ng diretso, kaya lagi niya kasama ang aking pamangkin. Siya yung madalas kong makakasama. Lahat ng mga pamangkin ko maliliit, tulog na rin. Ganito dito sa probinsya. Ayan. Nagtingin na yung mga bata, ng mga binata sa labas. Nagtakuan na ng mga motor nila. Hindi na ako nakatulong magluto ng pancit kasi
ang ginawa po namin ay itong barbecue. Ayan, kaya ang nagluto ng pancake, ang aking kapatid na si Madeline, kami